Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal para ideklarang unconstitutional ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Nakasaad sa petisyon ni Makalintal na tanging ang Commission on Elections o COMELEC ang may kapangyarihan na magpasya kung ipopospon ang isang halalan. Ipinaliwanag pa nito na bagamat tinutukoy sa saligang batas na may kapangyarihan ng Kongreso para magtakda ng term of office ng barangay officials, wala naman itong karapatan na magpasya para ipagpaliban ang barangay elections o palawigin ang term of office ng mga opisyal ng barangay. Pagigiit pa ng abogado na ang barangay officials ay halal ng tao at hindi ina-appoint, kaya ang pagpapalawigan niya sa tungkulin ng mga ito ay hindi dahil sa taong bayan, kundi dahil sa pasya ng Kongreso. Bukas ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa kaparusahang matatanggap nito sakaling may paglabag sa Data Privacy Act sa naganap na pagbisita nila sa tahanan ng mga mamamahayag. Paliwanag ni NCRPO Spokesman Police Lieutenant Colonel Dexter Versola, wala itong malisya at ang pagbisita ay upang maipakita lamang na hangad nila ang kaligtasan ng media men matapos ang assassination sa broadcaster na si Percy Lapid. Nakipag-ugnayan ng NCRPO sa kapitan ng barangay upang makuha ang address ng journalist. Una nang humingi ng paumanhin si NCRPO Chief Brigadier General Jonel Estomo dahil sa home visit at iniutos na ihinto ito. Umaabot na sa 4 milyong bata sa Europe at Central Asia ang nasadlak sa kahirapan ng maglunsad ng pagsalakay ang Russia sa Ukraine. Ito'y ang pagtaya ng United Nations Children's Fund o UNICEF at base sa pag-aaral sa 22 mga bansa. Ayon sa UNICEF, ang pagtataas ng inflation sa iba't ibang mga bansa ay naging sanhi ng pagtaas ng antas ng kahirapan ng hanggang 19%. Bukod sa Russia at Ukraine, pangatlo sa labis na naapektuhan ang Romania. Nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga residente ng ilang barangay sa Himamaylan City na lumikas dahil sa sagupaan sa pagitan ng militar at New People's Army o NPA. Ang Internally Displaced Persons o IDPS ay pansamantalang nanunuluyan sa 2 paaralan sa Barangay Kabadiangan. Maging ang mga nanunuluyan sa Karabalan Elementary School at Karabalan Covered Court ay pinabalik na rin sa kani-kanilang mga tahanan. Gayunman, hindi pinabalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga residente ng 3 sub-communities ng Campayas, Sigang at Medel dahil ang mga lugar na ito ang sentro ng bakbakan. Nasa 18,000 mga mamamayan ang naapektuhan ng serye ng mga engkwentro na nagsimula noong October 6. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Music.